Good day. In this lecture video, we will be discussing about the Newton-Raphson method. The Newton-Raphson method, or some may call it Newton's method, is a scheme used to find solution on function of the form f of x equals to 0. This method is similar to the bisection and the regular falsi method, pero dili ni siya bracketing nga method. I will be discussing that further. So, again, this method only works if f of x is continuous and is differentiable. That f of x should be or should have a true solution near a given point. So, muna siya ang requirements ni Newton-Raphson. So, notice na wala siya nag-require o interval from A to B. Ang iyalang kinahanglan is that the f of x should have a true solution near a given point. Mura na iyahang needed. That is, we need to note that the Newton-Raphson method is not a bracketing method. Muna siya kung gingon. Thus, no initial interval from A to B is needed. Okay, so Newton-Raphson is a different kind of method than bisection and the regular falsi. So notice that the regular falsi and bisection needs an interval. Newton-Raphson does not. So how does this work? Unsa may need ni Newton-Raphson other than the interval? Kadi man siya mag-need og interval. So, the bisection method, either Newton-Raphson method, just needs an initial guess, x1. So, isa lang ka point ang iyahang kinahanglan. This point should be near or close enough to the true solution. Pero basically, ikaw ragay pa magbuhat tungkol sa ni. If you want to implement the Newton-Raphson method, the x1 is dependent on the user. O unsa nga x1 ang ilang piliyon. It's just that kinahanglan nga ang function is continuous. Because if not, if dili continuous ang function, like for example, kanisya nga graph, this is the function. If this is not continuous, posible nga di nato makita si true solution. Okay, so muna itong initial x value. For example, ha? So, this is just an example kaning nadiriya. Suppose na muna siya itong function, tapos pangita na itong true solution, which is ang true solution is kani. Now, ang pinakaw na itong buhaton is that we need to find an initial value x. So, this x, as what I have said, pwede ni siya bisag unsa, pwede ni siya just a guess. So, kung ikaw pa murag, imo lang bana-bana, unsa kay solution na ni, or random lang a number, pwede nimo ibutang. So, in this example, for example, tong x1 is about na diri, ano? Okay, so muna itong pinakaw ng gikuha, manang pinakaw ng step. Now, second step is that, pangita na to si f of x sa buwan. So, sa function, atong tanahon, ugahaning na landapit si x1. So, in this example, na diri si f of x sa buwan. Na? So, ang nakabutang na rin sa step 2 is that basically the summarization of what the next step is. Tanan, no? Wala na ako siya gi-detail diri. I will explain this later. So, ang mahitabo ani is that from each iteration, that is from each x sub 1, imuha ni siyang balik-balikon na process. Okay, so basically, step 2 starts with this. So, kung ano yung masya og f of x sub 1. And then, na siya naglandiha. The next step is to find the tangent line. Okay, ang tangent line sa point na f of x sub 1. So, okay, so basically, gamito nato ni siya ang tangent line para makuha nato ang atong bag-o nga value ni x.
Okay, so I think I'm assuming nakabalo na mo sa meaning sa tangent line. Nanit siya sa calculus. So basically, line lang ni siya nga, ang iyang gipasihan na niya line is just a point from the function. Okay, so unsa na to paggamit ni si tangent line para makuha tong bago nga x. That is, kung aha ni cross ni si tangent line, no, sa ato ang x-axis, katong point na ni cross siya sa x-axis, which is in this example is the x2, muna din ni siya atong bago nga x. Now to find this, no, x2 using a formula, kani atong gamiton. As you can see na asiay, needed niya ang, sa manisya, ang derivative. So this is a challenge again sa Python to find the derivative of the function inputted. No? So there is no other formula to solve this. So basically, kanidyo lang yun yung ang gamiton. So, once nga makuha na ninyo ang ato ang x, we will then repeat the process. So again na po, pangitaw na po nato si f of x sub 2. Kuhaanday na to na siya og tangent line. And then kung ahato ni cross x3, muna din niya itong bago nga x. Again na po, dutro na po. Kuhaan na po na to siya f of x sub 3. Kuhaan na po na to siya tangent line. And then kung ahato ni cross x of 4, muna din na siya ang ato ang bagong x. And we will repeat that again and again na hangtod sa moduol na dayon tagmaayo sa ato ang true solution. Okay, so hangtod sa ang basihan na to ani, ang atong basihan ani is the error. So kamoy bahala sa nga error inyong gamiton. So that is the indication of kano sa tamo stop sa ato ang Newton-Raphson. So puyi tamo gamit og relative error, puyi pa tamo gamit og tolerance in f of x. Para ma-indicate na to, kung unsa dapat ni kagamay ang ilang distance to say na okay na ata, okay na ang answer. Okay na ang ato ang estimation sa answer. Okay ba? Now, if you want to use the relative error, no, para makita na to ang error sa Newton-Raphson, ang inyong buhaton is this. So, bali, ang x na to sa previous nga iteration, ugang x sa previous na iteration, ugang x sa current na iteration, no? Muna siya, ang iyan pasabot. Atong i-minus, tapos i-divide na to sa previous na iteration. Ang katong magawas, muna to siya, ang ato ang error value. So, kita yung mag-indicate, kita yung mag-set, ugun sa dapat na siya kagamay, o sa tamo, conclude na, okay na itong answer. Kung magamit sa mag tolerance in f of x, bali, ang katong x sub I na ato ang makuha, atong ibutang sa f of x. Sa ato ang function. And kita pa yung mag-indicate kung sa po dapat siya kagamay, adiserta mo, stop. Okay, so though the Newton-Raphson method converges fast, it diverges when f of prime of x sub 1 is close to 0. Okay, so paspas si Newton-Raphson compared sa two previous method na kong gidiscuss, the bisection and the regular falsi. Now, the problem with the Newton-Raphson is that mo diverge ni siya. Kasi pasabot sa diverge, di niya makuha ang true solution. Bali, di niya ma-shoot ang true solution if ang ato ang f prime of x sub I is equal to 0. That is, ang derivative sa ato ang point is duo-duo sa 0. So, as you can see, there is ato example, this is the true solution, no? Ang atong x of 1 is kani. Now, atong gibutangan og f of x, no? Muni siya nga ito ang f of x. So, ang ipangita na ito siya, huwag siya dapit sa f of x. So, gatong gimong tangent line, nakakuha siya sa x sub 2. Ato na po nang ikuha sa f x sub 2. See? Wala niya na shoot. In other words, nagkalayo na hinoon ang ato ang x sub 1 or x sub I. Imbis na dapat mo doon siya sa solution. So, kani siya mahitabo, again, if ang atong f prime of x is equals to 0,
That is, kung ang tangent line na to is almost mas straight line na siya bitaw. No? Kung mas straight line na siya sa ato pa, layo-layo na gina siya sa ato ang true solution. The same ra po na dili ah. So mo na tong true solution, mo na tong x sub 1, as you can see, pagkuha sa x sub 2, nagkalayo siya. So kung ato pa gining kuha na po, no, magbalik-balik ra ang ato ang ato ang value of x, bigida mo duol sa ato ang solution, which can cause error. Okay. So to check if the Newton-Raphson does not diverge, no, para ma-check na itong mangitagid og solution ng atong Newton-Raphson, atong tanawon if ang atong f prime of x, so nga ito ang f double prime of x, is dili siya duol sa 0. Kung duol na kayo siya sa 0, pasabot, na ay posibilidad na dili ta makakuha sa ito ang true solution. Okay. Another problem with the Newton-Raphson method is that na ibang function na lisod ko anong derivative, especially when inyo ha siyang i-code. So, muna siya, kay gagamit magudog derivative ang Newton-Raphson, isa po na siya ka-downside sa ato ang algorithm. Okay, so that is all for the Newton-Raphson method. This again, you will create another activity implemented in Python. Kani siyang algorithm, inyo siyang implement. So the challenge in this method is the derivative na part. Saan ninyo pagkuha ang derivative sa function? Okay, so again, thank you for listening and see you on the next lecture video.